So supposedly kasi ang goal nitong ride na to, marating natin yung Pasay Iloilo within 12 hours. And panoorin nyo na lang kung naabot ko yun. So ito, San Popolog, siguro FAQ regarding sa ride na to since na COVID-19 pandemic edition to. Take note nga pala guys, hindi po ginawa tong video na to para encourage yung mga tao na marating yung Pasay Iloilo within 12 hours. Baka kasi mamaya magmala bossman challenge kayo dyan, no? Endurance challenge. Hindi siya ganun. Ginawa ko tong video na to to prove possibly kung pwede siya na marating within 12 hours. Kasi dati-rate, bago mag-pandemic, honestly, nagagawa ko yun. Hindi siya pagmamayabang. Posible yun. As long as lahat ng mga biyahe ng mga Roro naka-align. Kumbaga, ibig sabihin, hindi ka maghihintay. Kumbaga, pagdating mo sa pier, sampak agad ng Roro. Posible yun. Tsaka nagawa ko na dati yun. Titingnan natin ngayon kung ganun pa rin ang sitwasyon. Kung possible pa rin. So, dito sa edition na to, well, maraming nabago. Generally, mga process. Siyempre, dati-rate. Bili kayo ng ticket, pa-inspeksyon ko lang, then yun, pwede ka lang malis. Ngayon, nangihingi sila ng mga requirement like S-Pass, tsaka vaccination card. Oh, no! So, yun ang initial na requirement. Kasi kung wala ka nun, hindi ka nila pagbibili ng ticket. Kumbaga, hindi ka talaga makakasampa ng Roro. Yun yung problema. So, sa ngayon, yun yung nadagdag na requirements. So, kailangan nyo mag-comply doon. At the same time, kung i-attempt nyo na pikiin yung mga requirements, huwag yun ang tangkain kasi meron talaga silang QR code scanner pagdating sa pag-inspect ng S-Pass. Sa vaccination naman, sa vaccination card, as long as dala nyo yung vaccination card, sige lang. Dalhin nyo lang kung nagbabalak din kayong magkaroon ng ganitong klaseng ride. So, yun lang naman. Requirement, S-Pass and vaccination card. Bukod pa siyempre sa pambili nyo ng ticket. So, yun. Tapos, nagmahal ng konti yung pamasahe sa Roro. Oh, no! I guess mga 200 pesos. Ayan, nagmahal siya ng 200 pesos. So, yun yung isa sa mga nabago din. Then, yung number ng pasahero, yan, syempre, nabago din. Dati-rati kasi talaga. Puno eh. Puno dati. Regardless kung hindi naman laging puno, kumbaga parang maraming nabiyahe. Regardless kung anong oras ka magbabiyahe sa Roro. Para sa ngayon, yun, medyo maluwag. Gumawa na rin ng pandemic. Ayan. What else? Ayan, tsaka nabago din is yung mga schedules ng Roro. Kasi even though na sinasabi nila na may mga biyahe sila ng madaling araw, pag tinanong mo ulit sila, hindi nila may pangako. Hindi sila makapag-commit na talagang may biyahe sila ng madaling araw. Kasi ang pinafollow naman talaga nila na rule is hanggat may pasahero, umaga, kung sapat yung number ng pasahero, doon lang sila babiyahe. Which is gano'n naman talaga kahit dati-rati pa, kahit bago pang pandemic eh. Hindi aalis ang barko or makakancel yung
makaka-cancel yung isang trip ng barko pag sa tingin nila yung dami ng pasahero hindi sapat para makabiyahe sila. So regardless kung marami silang biyahe, makaka-cancel at makaka-cancel yon hanggang sa mapuno nila yung, hindi naman siguro mapuno, kumbaga makita nila na okay na yung bilang ng mga pasahero. Yan, doon lang sila babiyahe. So, yun. Since nga na konti yung pasahero, yun, mas konti yung totoong mga biyahe nila. Hindi katulad ng dati na talaga kahit madaling araw, talagang makakabiyahe sila kasi may mga pasahero pero nun eh. Ang mga pasahero naman nun, mga truck. So, ngayon, wala masyadong biyahe ng madaling araw kahit truck. So, usually, ang biyahe na lang nila is sa araw hanggang hapon. Yan. Yan. For me, ang naobserbahan ko rin is pag nabutak na ng gabi o madaling araw sa biyahe, wala nang bukas ng gasolina. siguro sa Mindoro lang or sa bandang Panay Island, pero yun yung napansin ko eh. Well, dito naman sa amin dito sa Laguna, may mga gasoline lamper naman na bukas ng madaling araw pero hindi karamihan. Pero unlike sa Panay Island specifically, wala kang makikita ng bukas na gasolinehan pag gabi at madaling araw. So might as well na magpa-full tank ka na bago ka sumampa ng barko o bago ka abutan ng gabi para sigurado yung biyahe mo. Isa rin palang naobserbahan ko is yung pagbaba mo from Rojas Port to Katiklan. So bago ka pababain ng barko pagdating mo sa Katiklan Port, medyo maigpit sila doon kasi may mga taong mag i-inspect ng mga requirements, specifically ng S-Pass tsaka vaccination card na naka-scrub suit sa barko. So ang ginagawa nila pagdating mo sa pagdaong ng barko sa Katiklan Port, haakit sila sa barko. Tapos lahat ng pasahero, regardless kung driver ka man or galing ka sa bus na nabiyahe from let's say Laguna to Iloilo, or driver ka ng let's say truck or bus o sasakyan, merong mga taong naka-scrub suit. Aakit yun sa barko. From Katiklan Port, aakit yun sa barko. Tapos, i-re-record ka nila. Kukunin din nila yung... Hindi naman kukunin. Kumbaga, ipapakita mo lang sa kanila yung S-Pass mo and yung vaccination card mo. Tapos, i-encode nila yun. Hindi ka makababa ng barko. Hindi ka makakaalis ng barko hanggat hindi ka dumadaan dun. Yun. Unlike sa Katiklan Port or sa Batangas Port, pagdating mo doon, wala, walang ganon. Pero, yun nga, hindi ka nila, once again, hindi ka nila pagbibilhan ng ticket kung wala kang S-Pass and vaccination card. Para sa akin, ganun pa rin naman yung way of preparation mo. Wala naman na bago, except dun sa may nadagdag na dalawa, which is yung nakakalaman mo mag-prepare ng S-Pass and ng vaccination card. So, ganun pa rin, nakakalaman pa rin prepare yung sarili mo. Siyempre, kung okay ka ba na magbiyahe, then yung sa motor mo nga, as much as possible, na-recommend ko talaga na magkaroon ka ng
Palagyan ba ng tire sealant yung motor mo? Harap tsaka likod. Para yun nga, iwas na rin sa aberya na na magkaroon ka ng butas na gulong. Huwag naman sana mangyari, no? Mangyari sa iyo yun. So, yun, kapote. Kasi ngayon, on this recording, sa ganitong panahon, medyo maulan, lalo na sa Panay Island. So, dala na rin ng kapote. Yan. So, yun lang naman para sa akin. Well, so far, safe naman magbiyahe, lalo na ngayon na binaba ng IATF yung alert level to alert level 2. On this recording, sa halos lahat, sa halos buong bansa na. So, on the date nung mismong ride ko, mayroong siguro pa rin mga ibang regions ito sa Pilipinas na naka-alert level 3 pataas. Pero doon sa mismong ride ko, dito sa Calamba, Laguna, and going to Iloilo itself, naka-alert level 2 na yun. Siguro pati yung dinaan akong ruta sa Mindoro, naka-alert level 2 na rin. So, safe naman. Yun lang syempre, hindi nasusunod yung social distancing pag kunyari bibili ka na ng ticket, ganyan. Yung may mga pila sa barko pagbaba, ayan, ganyan. So, yun, hindi nasusunod yun. Pero, so far naman, safe naman. Pagating naman sa barko kasi may yung, since nga nang maluwag, talagang masusunod mo yung social distancing. Ikaw na lang yung sumunod kasi maluwag naman eh. Marami naman place na pa pwede kang makaupo, marami din naman mga place na pa pwede mo mahigaan. So kung sa tingin mo hindi nusunod yung social distancing sa barko, ikaw na lang yung sumunod, ikaw na lang yung lumayo. So yun, pero so far safe naman siya. Yun pre, syempre mag-wear ka na, mag-suit ka ng mask. Ako kasi naka-mask na ako. Naka-surgical mask na ako, and at the same time, naka-balaklava pa ako. So, yun. Yun ang para sa akin, safe. Then, yun, syempre, dala ka na rin na alcohol. And, yun, kung kakain ka, para sa akin, for me, own preference ko lang to, para sa akin, as much as possible, kumain ka na lang sa mga siguradong kainan. Wag sana yung sa turo-turo. Pero para sa akin lang yun, on preference ko lang naman. But then again, it's up to you kung gusto mo kumain sa mga turo-turo or mga sa mga eatery or canteen. So far naman, lahat naman talaga ano. So far, overall riding experience with regards to health protocols, safe naman siya. Sa totoo lang guys, itong biyahe ko na to, medyo napagod lang ako dito kasi siguro sa katagalan ko na rin na hindi nakabiyahe ng ganun kahaba ulit. May kitsang taon na rin ako hindi nakabiyahe ng ganun. Tapos kakagaling ko pa sa shift noon, which is panggabi. So anong nangyari, natapos yung shift ko ng alas 6 na umaga, then around 8 a.m. same day, yun, lumarga na ako. So, walang tulog. Walang anong pahinga. Pahinga ko lang is yun, yung kain, tsaka yan, ligo, tapos alis na. So, nakakapagod eh. Pero nabawi ko naman yung tulog pagdating sa Roro. Yun lang naman kasi ang isa sa mga technique dun eh. Kung let's say medyo pagod ka sa mga biyahe, isipin mo na lang na makakaano ka naman eh. Makakabawi ka naman. Makakabawi ka naman sa tulog pagdating mo sa barko. So, yun lang naman. Guys, time check 7:56 na umaga. Malis na ako, punta ng Iloilo. Tingnan natin kung kaya yung 12 hours na. Sige,
later. Okay guys, so 9:30 time check, 9:30 ngayon. So nakasakay tayo na Roro mga around 9:15 I guess, kasi kinakailangan ko siyempre parado yung motor mo kaya namakit dito sa taas. So hopefully by around 12 makarating tayo sa Calapan, then hopefully again by around 2:30, 3 o'clock nasa or earlier nasa Rosmendor na tayo. So pakita ko na sa inyo yung loob nung Roro na Montenegro, which is wow, nag-improve. Kasi nag-improve talaga. Wait lang. Ganda no, ang ganda ng pagbina nila ngayon. Ganda. So ayun, Starlight na barko. Super Shuttle Roro. Sa pang Montenegro. And ayan, yung likod niya. So, tingnan natin mamaya kung oras tayo makakarating. And siyempre, shoot ulit tayo ng video pagdating natin sa Calapan. So, see you later. Bye. Okay, so maandar na yung barko. Maandar na siya. Time check 10:11. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, maandar na siya. Ayan yung Super Shuttle Roro kanina. Ayan yung Super Shuttle Roro kanina. Ayan, maandar na siya. Ayan, maandar na. Montenegro kanina. So, say goodbye to si Super Shuttle Roro. Under na. Then, see you later again. Nasa Calapan na tayo. Unfortunately, nakalimutan ko yung chin mount ko sa helmet. Yung chin mount ko sa helmet, nakalimutan ko. So, yun lang oh, kung makakuha ko ng mga shots na habang nag-ride ako, pero napakasliman chance na makakuha ko noon. Drone shot siguro pwede pa. Pero nilimitan ko, na-try ko na makakuha. Pero since nga na may hinahabol tayong oras, itim na natin. Okay, so see you later yung Calapan. Okay guys, 12:14, time check, 12:14. Nakarating na tayo dito sa Mindoro. Agad lang, pakita ko sa inyo, bumaba na yung rampa ng barge, ng Roro. Ayun o, makikita nyo yun, yun. Yun, bumaba na. Ah, nakababa na eh. So yan, lalabas na yung mga sakyan. After nila lumabas, tanggalin nila yung gapos sa motor ko. Then, kalisa tayo. So yung motor na, ayan o. Makakita nyo. Nakagapos siya. Ayun, nakatali. Ayun o. Makita niyo yung tali. Ayun o. Ayan, nakatali. Nakatali. So mamaya-maya, natanggalin yan. Magkatanggal, makakalisa tayo. So once again, siguro mga 12:15, 12:16 na ngayon. Time check. Hopefully mga 2:30-ish. Ganon. Makarating tayo sa Roas, Mindoro. At makasakay din ka doon. Okay, see you later. Okay, so time check around anong oras ba? 2:32. 2:32 na. Actually, nakarating ako dito ng 2:15 ng hapon. So, ayan, muta lang tayo sa Coast Guard. Nagpa-clear lang tayo, bumili lang tayo ng ticket. Kaso, ang problema, ang pinakamagang biyahe sa oras na to ay alas 6 ng gabi. Oh, no! So, yun. 6 ng gabi tayo aalis dito. So, most likely, madaling araw na tayo makakarating sa bahay. So,
Pasig dito. So, no choice. Kasi Montenegro, alas 6 din. Starlight, alas 6 din. Dalawa lang naman silang Roro. So, tagang alas 6. So, hanap muna tayo ng pagkakainan. Tambay ng konti. Then, see you later. Ay, ito nga pala yung pier. Yan yung pier. Yung dalawa nakikita nyo kulay blue na Roro. Yun. Saka yun. Starlight yun. Ito ka sila mamaya. Bye! Ayan guys, nakasakay na tayo. Nakasakay na tayo sa Roro Starlight from Proas to Katiklan. Ayan yung motor natin. Ito yung loob ng Roro. Kanilang parking space. So ayan, yan yung entrance. Ayan. Ayan yung parking space. Kapwa akong motor. Ayun. Ayan, ganyan siya kalawak. Pupunuin dyan na sasakyan mamaya. Tapos tayo, dito lang tayo sulok. Ayan, dito lang tayo. Dito lang tayo sulok. Okay, time check. Mga alas 10 na. To be exact, 9:58. So ayan, nakadaong na yung Roro sa Katiklan Port. So pababa na tayo, paalis na tayo dito. Ang problema, malakas yung ulan sa labas. Sobrang lakas. So, yun, bababa na tayo. So hindi ako makakuha na shot dito, ng Roro shot. Huwag ko naman shot kasi lakas talaga ng ulan. Just gabi pa. So, see you later na lang. Pag nasa bahay na siguro. Okay, bye. Love you.